Okay guys, so ngayon ang gagawin natin is mag-export ng data galing sa ating database dito. Data natin dito sa tatlong tables, export natin. At yung data natin, i-import natin dun sa ating laboratory. So, tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-export and import. Okay? So, start tayo. Paano mag-export? Punta tayo sa server. Makita nyo yung server. Click natin yung data export. Okay? Click natin yung data export. Dito, makikita natin yung mga schema, mga database natin. So, book lang yung kailangan natin. So, i-click natin yung book. Yan. So, automatic yung tatlo. Nandito na. I-click nyo dito para lalabas dito. Okay? Naka-select na tayo ng tatlong tables. Ang next natin is saan natin siya ilalagay. Nakalagay siya dito sa dump. Yung file name niya dump. Okay? So, ano lang ha? Check natin ha. Ito yung file name natin ha. Para clear sa lahat. Ito yung directory kung saan siya masisave. Sa documents, dump na folder. At ito yung file name. Lagyan natin ng book para mas maganda. Okay. And then, start export. Yan, nag-i-export na siya. Okay. Tapos na. So, next is, puntahan natin sa My Documents. Okay, ano yun? My Documents. Dump yata yun eh. Yeah. Ito, dumps. Book. So, dyan. So, nandito na yung tatlong tables natin. Kung i-open natin to, makikita natin yung script niya. So, right-click kung may Notepad++ kayo or any editor, open nyo. Yan, ito yung script, no? Na auto-generated ng ating computer. Ng ating database. So, close lang natin yan. Now, ito yung isasubmit ninyo sa akin ha. Ang file extension nito is .sql. Okay? Tapos, itong mga file na to, dadalhin nyo to sa laboratory during our laboratory. Para doon, i-import natin para mag-tuturo ako sa inyo kung paano mag-query. Okay? So, ngayon, dahil tapos na tayo mag-export, so, paano po mag-i-import? Simple lang. Pag mag-import tayo, the same pa rin dito sa server, oh, my data import. So, sa data import, oh, yan, i-locate mo siya. Yung folder. No? Locate mo siya. Kung SQL file, isa-isahin mo, ganun lang. Okay, and then target schema. If may target schema ka, like book, ilagay mo dito book. No? Pero ngayon, wala tayong gagawin dyan. Book. O, yan. Book. Lalagay natin si book. Pero, meron na tayo eh. So, hindi na natin galawin yan. Hindi natin gagalawin yan. Tapos, hindi ko makita yung restore. Saan yung restore dito? Example. So, punta tayo sa My Documents. Tapos, sa dump yun eh. Okay. Dito tayo sa import. Dito na lang. Unahin natin si book author. Okay, yan. And then, sa book natin ilalagay. Next is, hindi ko makita eh. Hindi ko siya makita kung paano. So, yun, may nakalagay ako dito eh. Book na database. Pero hindi ko siya mapiklik yung
export. Ay, subukan natin. Susubukan niya natin mag-import. Gawa tayo ng isang database. Try. Ngayon natin, gawa tayo ng try. Apply. Ayan, finish. Dito natin ilalagay sa try. Yung import natin. Sana si try. I-close muna natin to. Para hindi tayo mahirapan. Okay, hina. Okay. Close natin. So, import tayo ha. Server, import. Dito tayo. Unahin natin si author. Ang table, si try. Okay, start import. Yan, okay. Tingnan nyo natin. Yan, nakalagay na si author. So, next naman, si title. Punta tayo dito. Export again. Yan. Eh, ito. Author. Nasa try ba siya nakalagay? Nasa try. Okay. Close natin para isa-isahin natin para sure. Import again. Import. Cancel muna natin dito. Author lang dito eh. Refresh nga. Ah, andyan na sa title pala. Hindi lang natin na-refresh. Tapos ISBN. And then, go to import progress. Start import. Okay, and then close natin to and then refresh. Eh, may error isa. Bakit may error? Natin dito. Mantayin dito eh. May error dun sa isa. It's okay, so subukan natin ulit. Mag-import. Okay, tapos si try dito, si try. Yan. Now, pag mag-refresh tayo dito, refresh natin. Oh, may tatlong table na tayo. So, simple lang, no? So, dito, tinuturoan ko kayo mag-export at saka import. So, dalhin nyo yung data nyo. Ipasasubmit ko to sa Canvas. Pero, dalhin nyo pa rin doon sa ating laboratory para mag-add tayo ng database doon para ituturo ko sa inyo kung paano mag-query. Okay? That's all for this video.